Huling habilin ng babaeng biktima sa Victory Liner, viral. Viral ngayon sa social media ang video ng huling habilin ng babaeng biktima sa shooting incident sa Victory Liner noong Miyerkules, November 15. Ginawa ng babaeng biktima ang nasabing video na si Gloria Mendoza sa gitna ng alita ng kanyang anak noong Marso 2023. Kinilala ang kanya nag-iisang anak na si Charlito Mendoza Atiliano o mas kilala bilang tawag na Tisoy. Matatandaan na una nang sinabi ng kapatid ng biktima sa Karanglan Pulis ang ginawang pagnanakaw umano na kanyang pamangkin. Kabilang umano sa mga tinangay ng anak nito ay ang mga lahas na nagkakahalagang humigit kumulang 3 milyong piso, mga titulo ng lupa na pag-aari nito at ang kanilang pickup truck. Dahil dito, sinampahan ng kasong robbery at carnapping ng babaeng biktima ang kanyang anak. Ngunit, may mas malala pa umanong ginawa ang kanyang anak na kung saan tinutukan nito ng baril ang kanyang mismong ina. Samantala sa nasabing video, ipinaalam nga ng babaeng biktima na walang karapatan umano ang kanyang anak na manatili sa kanyang bahay o kunin ang mga ani na kanilang negosyo. Maliban pa rito, inalis na umano niya ang karapatan ng kanyang anak sa kanilang mga ari-arian dahil naghati na umano sila rito. Iginiit pa nga ng babaeng biktima na ginawa niya ang lahat upang maisaayos ang buhay ng kanyang anak. Ngunit sa huli, ginawa pa siya nitong pagnakawan at pinagbantaan pa raw siya nito. Narito nga ang mga nasambit ng babaeng biktima sa video. Aniya? Ginawa ko itong video na ito para sabihin na ng aking anak ay walang karapatan mag-stay sa bahay ko o kumuha ng mga ani. Natanggalan ko siya ng karapatan. Dahil alam naman niya na naghati na kami. Ginawa ko ang lahat para mapaayos ko ang buhay niya. Pero ano ang iginanti niya? Samantala, sa panayam nga ng news site sa anak, mariin na itong tinanggi na siya nagpatumba sa kanyang ina. Depensa pa niya, hindi niya umano magagawa ang mga ibinibintang sa kanya, lalo pa't ina niya at nag-iisang anak siya ng biktima. Iginiit niyang hindi porket may alitan siya ng kanyang ina ay siya na agad ang nag-utos sa krimen. Narito nga ang nasabing pahayag ng anak. Aniya? Utos ko ba'y patumbayan? Pangit ang sisi nila sa akin lahat porket nagkakaso kami ng nanay ko. Ako nakagad ang ina pag may nangyari na.